Ayun mga boss, ito na yung zebra helmet na ready na siya. Ito palang issue tong zebra helmet na explain ko sa inyo mamaya. Kapalawa siya po po, matatagter kong ready na siya. Ayan, layo na sa dalawang tupit ng zebra. Ang issue nito pala mga boss, yung sana mapansin ito ng zebra helmet. What's up mga sir? It's me again, Sir RJ Motovlogs, at welcome sa ating panibagong video. And for today's video mga boss, magre-review tayo ng zebra helmet. Yung nating zebra helmet model niya is Zebra 611 Venom. Ito siya. Tignan natin kung ano yung mga freebies nitong zebra 611. In the box mga boss, yung makikita agad natin ay mismong helmet at spoiler na free. Meron siyang free clear lens. So, napansin ko lang sa lens niya ay pin lock ready na siya mga boss. Yan, may lagayan na siya ng pin lock mga boss. Yung mga air ventilation niya, tatlo. Dalawa, isa dito. Dalawa, tatlo. Stars. Yan yung mga air ventilation niya. Sa likod, wala naman siyang... Ah, ito, meron siyang air ventilation sa likod. So, meron palang issue tong zebra helmet na to mga boss. At explain ko sa inyo mamaya dahil... Maraming dalawa na yata or lima na rin yata yung naging issue nito sa kanyang explain ko sa inyo mamaya kung ano yung mga issue nito helmet. Pero napaka-solid tong helmet na to mga boss. So, ang ganda ng design niya. So, sa price lang na SRP niya is 3,000 mga boss. Ay meron ka ng solid na zebra helmet. So, siya pala washable foam na natanggal. Ayan. Pwede labhan mga bossing. Ang kinaganda nito ay pwede siyang lagyan ng ano, ng tawag dito, intercom. Intercom ready na siya. Ayan, makikita nyo. Yung sa may medyo butas na to dito sa gilid. Pwede na siya lagyan ng intercom. Na-expect ko sa inyo kung paano magpalit ng clear lens na rin dito sa vlog natin. Paano magtanggal ng lens. Ayan. Ang gagawin natin una mga bossing ay hihilahin lang din natin to. Itong red na to. Ayan, hihilahin lang natin siya pababa. Tapos, ayan, pag hinila natin, pwede na siya tanggalin. Same din sa kabila, mga boss. Ayan. Same lang din. Kung makikita yung mga previous vlog ko about Evo GT Pro GSX 3000, same lang sila ng lens, mga boss. Kasukat sila nito, ng Zebra 611 model. Pagtaan natin siya ng clear lens. Papalit ka ng clear lens mga boss, same lang din. Ito dalawang sungkit na to dito. Ilapat nyo siya dito sa gilid ng nakataas yung lens. Ayan, maganyan. Tapos pag nalapat nyo na siya, na ganyan. Tapos pwede nyo na siya i-press. Ayan. Same lang din sa kabila. Ang issue nito pala mga bossing, sana mapansin ito ng zebra helmet mismo. Dahil I'm not sure pero kung sa lahat kasi ng reviews na regarding sa ganitong model ay sirain yung kanyang dual visor mga boss. At dito siguro sa shop ko, naka limang helmet na ako na sira yung yung dual visor niya. So yun, yung ginawa ko, ginamit ko na lang yung isang helmet. Para magamit ko na lang din everyday use ko. Kaso nga lang, wala na siyang dual visor. So yung dual visor niya, medyo mahina yung ano,
yung kapit nito. Parang marupok. Pansin ko, no? Parang hindi tatagal. Ayan, no? Parang hindi siya talagang parang responsive, kumbaga, or ano. Ayan. At saka medyo matigas. At sa tingin ko, hindi tatagal talaga kasi nga, parang marupok talaga yung ano niya, yung mechanism ng dual visor. So, si Bri Helmet, yun naman sa nagsisira ko ng model nyo nito. Di naman sa sinisiraan ko yung model ng Zebra helmet na to. So, yun nga. Napansin ko lang. Siyempre, nagsistock tayo ng marami nito sa shop. So, yun. Napansin ko, nababali yung ito. Yung so, pinakaloob niya, mga bossy. Pwede kong buksan to para ipakita ko sa inyo kung ano yung mismo nababali doon sa loob. Wait lang. Check natin mismo yung mechanism na nababali. Ito banda, sa loob nito, tatanggalin natin itong may screw siya, dalawa. Ayan, tanggalin natin yan. Check natin. Kasi meron na ako ditong ilang customer na rin na bumalik. Well, yun nga. Nasira yung kanyang dual visor. Ilang ano pa lang niya, ilang gamit pa lang niya. Yun, hindi. Ito. Pag ito, nabasag dun sa pinaka ano niya. Yung pinaka... Ito, so sa itong pula na to, mga bossing, nababali yan dun sa mismong loob. So, hindi natin kasi matatanggal yan once na okay pa yung visor. Yung kanyang pinaka nakakapitan niya dito. Yan. So, ngayon, okay pa naman. Goods pa. Yan. Kasi pansin nyo, meron ako dito mga Zebra helmet na wala na talaga, matigas na. Ito, ayaw niya, hindi siya maano. Ayun oh. Hindi siya matawag dito. Magalaw yung visor. Tapos total yung binuksan ko to, balik na talaga yung sa loob. So yun, sana nga ma-action nato ng Zebra helmet or ma-upgrade nila tong version ng Zebra helmet 611. Dahil sayang naman kasi nga 3,000, halaga 3,000. So yung dual visor niya, may na klase kasi. So sana i-upgrade nila. Same naman sila halos ng Evo helmet eh. Makikita nyo. Ito. Ayan, halos same lang sila ng mechanism. Pero yung sa Evo, hindi siya makunat or something tawag dito. Parang yung quality ng plastic niya ay medyo low quality yung sa dual visor nito, ang Zebra helmet. O yun, sana ma-check to ng Zebra helmet Philippines para ma-actionan nila itong ganitong model. So usually kasi marami na rin ako nakikita ng comment or sa page ng Zebra helmet na ganitong model nga. Or minsan yung may mga design, yung Gundam Edition nila, yung Zebra helmet Gundam Edition. Ay same din, sa dual visor din yung problema. So, yun lang naman mga boss. At sana check nyo, comment nga kayo kung same model tayo nito tapos nagka-issue yung dual visor nyo mga boss. Para ma-check natin kung gano'ng karaming defective yung ganitong helmet or model ng Zebra helmet na may issue yung kanyang dual visor. Zebra, peace! For today's video mga bossing, at sana may na-share ako sa inyo kung paano palit ng lens ng Zebra helmet 611 Venom Chameleon ito, Chameleon 2. Yan. So don't forget to subscribe mga bossing at click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video. And yun! Peace!